with. I wish I am there in the Philippines. Kung nandiyan na lang ako sa Pilipinas, Mr. Vic Lorenzo, papaimbestigahan kita. Ako mismo magpapaimbestiga sa iyo. Dapat iniimbestigahan ka, Mr. Vic Lorenzo eh. Di ba? Napaka-chismoso mo. Ikaw ang number one chismosong NBI. Pero mo, kung ano sasabi mo sa mga bias na journalist, kaya kayo mga lecheng, ayoko magmura, mga anak ng teteng punyemas, inutil na mga bias na reporter. Anong klase kayo? Lagi nala si Vic Lorenzo. Kaya pala, nakikita ko mostly everyday, Vic Lorenzo! Oh, ano nang status ni Francis Leo Marcos? Ayun, bida siya. Gusto mo maging bida pala. Vic Lorenzo, kung gusto mo maging bida, gagawin kitang artista. Man, I cannot believe this. I really cannot believe this. How you handle this process of this law. I cannot believe it. You know? This is a matter of how you trust the NBI. This is what you think. The National Bureau of Investigation. This is the way you can trust them. Dahil may inggit, gagawan ka ng kaso. Dahil pangit ka, gagawan ka ng kaso. Hindi ka magandang lalaki, gagawan ka ng kaso. What kind of people are you guys? Sobrang inggit ninyo sa tao. Dahil ang tao ginagawa ay kabutihan. Ahanapan nyo siya ng butas para siya ay malibing ng buhay. Huwag naman ganon. Lumabang kayo ng parehas. Lumabang kayo ng parehas. Wala kayong ano, wala kayong puso. Dahil ang puso ninyo ay nasa impyerno. Ang puso ni Mr. Francis Leo Marcos ay bilang makatao tumutulong sa mamamayang Pilipino. Like I told you again, I have nothing to do with this person, but I see as a good Samaritan with his advocacy to help the needy. That's the only thing I see from Mr. Leo Marcos. And I have nothing to do whatever he has done in his life in the past. Nothing. Intindihin nyo yun. Tapos isisisi yung mga passport. Uulitin ko pa ba uli? Ha? Panoorin nyo yung last video ko. What is the passport process to? And what is this human trafficking all about? Man, I cannot believe that there is chismosong NBI just sa Pilipinas, National Bureau of Investigation, calling all the bias reporter. What is the status of Francis Leo Marcos? Yung isa dyan, Percy Lapid, tatawaging mukhang kabayo, ikaw na may mukhang aso. So, walang ganyanan. Ako ang tawagan yung mukhang kabayo, sisipain ko kayo. Mga inutil kayo. Anak ng teteng punyemas. Yan, isang ako sa yan. Chismoso ka, Mr. Vic Lorenzo. I cannot respect the person who cannot be respected. You know? Hindi ko pwedeng marespeto ah hindi ka-respeto. Saka yung JR Balico, mag-ingat ka, kaibigan. Dahil tao ka din lang na pwedeng mamatay. Hindi lahat ng oras ay oras mo. May oras ka rin darating sa iyong buhay. Kaya tandaan mo yan, kaibigan. Huwag kang ganyan sa iyong kapwa-tao. Hindi ka nilamangan ni Mr. Francis Leo Marcos. Walang panlalamang na ginawa siya sa iyo. Kaya huwag mong idamay kung sino man. Kaya kung gusto mo mandamay, ako idamay mo. Nandito ako, puntahan mo ako dito. Hindi ako naghahamon ng away, pero susubukan ko na ako'y imbitahin kita, pumunta ka rito. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo. Patunayan mo na ikaw talaga isang lalaki.
Kung ano kinakaso nyo kay Mr. Francis Leo Marcos, ay hindi ko lang maintindihan din yung mga legal counsel ni Francis Leo Marcos. Puro takot siguro. Pero ako, wala akong kinatatakutan. Dahil ang aking sinasabi at ang aking nakikita, ang aking imumungkahi, ay kung ano lang ang aking naalisa, kung ano na sa aking isipan. Kaya kayo, mga walang puso, mga puso nyo na sa impyerno, hindi kayo makatao, sana'y tanggapin kayo sa purgatorio. Kahit hindi sa langit, sa purgatorio man lamang. Man, I just can't believe this. Sasabihin ko ulit, ipakukulong ko ang sarili ko. Ilabas ninyo yung taong yun dahil sa aming kakayanan na ipaglaban ang kanyang karapatan. Hindi nyo kinokondena. Ikaw, Vic Lorenzo, chismis mo ako. Kahit sino dyan, mga bias na reporter, mga chismoso kayo, mga inutil kayo. Dahil, bakit hindi ko kayo tatawaging inutil? Dahil ang inyong mga sinasabi ay hindi katotohanan. Puro bias kayo, one-sided. Kaya magsitigil kayo. Magbigay kayo ng magandang balita kung ating mga panahon ngayon na COVID-19, kung ating mga mamamayan ay nasa ayos na katayuan, meron silang kinakain, at kung yung mga mahihirap ay nangangailangan ng tulong, ay tulungan ninyo kayong mga mayayaman. Revenge hate ba yun? Inciting to sedition ba yun? Inciting to sedition ba yun? To us, someone of the rich people, to help our kababayan. Inciting to sedition yun. Basahin mo, what is the inciting to sedition in social class? Man, I just can't believe this. I really cannot believe you. You degrade yourself as the NBI. You are the chismoso gossip. Kaya pala gustong-gusto mong ma-interview sa lahat ng mga bias na reporter. Huwag kayo magpa-interview kung sasabihin nyo may walang katotohanan. Nagpapa-interview kayo eh. Ikaw, imbestigahan ko. Man. Kaya kung sino man na nasa likod ni Francis Leo Marcos na gumawa nito sa kanya, ay sana ay pagpalain kayo ng Panginoon. At sana naman ay maging makatao kayo. Hello, Annie. Annie, good morning, good morning. Good morning, Annie. Good morning. Good morning, Ichitaya from Japan. Good morning, Annie. Good morning, everyone. Kaya sana naman yung mga supporters na FLM, sabi ko nga sa inyo, just mangalap kayo ng mga information dahil kawawa naman yung tao. Hindi naman nila nilalagay sa tamang proseso yung pag-ano kay Mr. Francis Leo Marcos. I will not stop to admire Mr. Francis. Kaya hindi ko kayo maintindihan. Kaya pala ganito, nagkakagulo-kagulo sa pangalan Francis Leo Marcos. Ang mga tao, nagkakagulo-kagulo. Dahil mga maling proseso. Akalain mo, isa confidential. Kahit pang isang tao, is confidential yun eh. Confidential kung ano ikakaso nyo sa kanya. Ngayon, ibobroadcast nyo sa radyo. That's bullshit. Diba? Bakit yung ibobroadcast sa radyo? Nasa inyo ng custodia yan. Dahil gusto mo maging bida, Mr. Vic Lorenzo? Gusto mo maging bida na chismoso ka? Isa kang chismoso. E pinangangalap mo ang balitang walang katotohanan. Ay tuwan-tuwan naman itong mga reporter na bias. Mga madadaldal na reporter. Alamin nyo muna ang punot dulo bago kayong makipag-interview kahit kanino man. Dahil mga bias kayo. I hate bias. Di ba? Hindi kayo mga ano, huwag kayong mag-ano dyan. Dahil kumikita kayo sa pangalan Francis Leo Marcos, lalo na yung mga reporter na may YouTube. Dahil kumikita kayo. Dahil ang dami nagla-like, ang dami nakikinig, ang dami nagsusubscribe. Ako, hindi ako YouTuber. Meron ako YouTube sa aking TV station. Pero sarado na yon, masa YouTube pa rin yon.
Salamat, salamat, aani. Salamat, salamat. Kaya, wag naman ninyong pinuputulan nyo na ng ulo yung tao. Kaya, nakakaawa si Mr. Francis Leo Marcos. Ako'y humahanga sa kanyang kabutihan sa gitna ng pandemya na siya'y nakatulong, naibsan ng kahirapan ang mga nangangailangan. Kahit isang butil na bigas ang kanyang naidulot at naibigay, at least siya ay may naitulong. Hindi katulad mo, Vic Lorenzo, Chief Cyber Unit ng NBI. Isa kang chismoso. Saka yung JR Balico, mag-ingat ka kaibigan, ang buhay mo ay may hangganan. Mag-ingat ka, JR Balico, ang buhay mo ay may hangganan, hindi nating alam kung hanggang bukas o kailan pa man. Mag-ingat ka. Pinag-iingat lang kita, Mr. JR Balico. Ingatan mo yung buhay mo, dahil ang buhay lahat ng tao ay may hangganan. JR Balico, ulitin ko uli, mag-ingat ka dyan, dahil ang buhay ay may hangganan. Sana ay hindi bukas, sana ay kung kailanman, ang buhay ay may hangganan. Huwag kayong napakataas, maging pantay kayo, huwag kayong magmataas sa kapwa ninyo, dahil hindi yan tinatanggap sa langit ang mga mapagmataas. Maging pantay kayo, tumingin kayo sa inyong kapwa, parehas. Huwag nyong laitin ang isang tao, dahil hindi kayo karapat dapat tauhin kung kayo malalait. Sinasabihan ko ang totoo na chismoso si Vic Lorenzo dahil nagpapa-interview ka, that is a confidential information na nasa custodia ninyo, na NBI. Bakit ipagkakalat mo? Tuwan-tuwa naman yung mga bias na reporter. Mga inutil, anak ng Teteng Punyemas. Man, I just really cannot believe this. This is a ridiculous case of Mr. Francis Leo Marcos. Mga tao nagbabatuhan, nag-aaway. Dahil kay Francis Leo Marcos na may ginawang kabutihan. Kung ano man ang kasamaan kanyang ginawal, pabayaan ng husgado ang maghukom. Kung ano man ang hatol ng hukuman, siya ang masusunod. Hindi ikaw, hindi ako. Kaya kayo magsitigil. Lalo ka na, JR Balico, dyan sa France. Wala kang proper documents. Hindi ka nakalagay sa database ng consulate ng Pilipinas. Kaya mag-ingat ka. Ang buhay ay may hanggana, Mr. JR Balico. At sino man ang bumabatikos kay Mr. Francis Leo Marcos. Mag-ingat kayo dahil ang buhay niyo ay may hangganan. Ang buhay ninyo ay may katapusan. Ang buhay niyo hindi nakakasigurado kung hanggang kailan. Mabuhay tayo sa ngayon, ngayong araw na to. Bukas ay bagong pag-asa. Ngayong araw na ito ay dapat tayo magkaisa. Hindi tayo nag-aaway. Pero sinasabihan kita, kaibigan JR Balico, mag-ingat ka. Ang buhay ay may hangganan. Kahit sino diyan, mag-ingat kayo. Dala ko ang bayag ko kahit saan ako pumunta. Yung mga na-chismoso at mga bias, ang mga reporter na one-sided lamang. Dahil iyan ay aking mungkahi, opinyon ko yan. Dahil yan ang nakikita ko sa katotohanan. Nakakasawa. Puro na lang Vic Lorenzo ang ini-interview. Na puro namang mali ang sinasabi. Oh, daw. What is the word of daw? Man. Hindi ka karapat dapat na maging NBI, hindi ka karapat dapat maging cyber unit, crime unit. Dahil chismoso ka. Hindi kita hinahamon, ito'y opinyon ko lamang, isang mungkahi kung anong nakikita ko sa aking pag-aanalisa na iyong pinapakita sa buong mundo. Dahil naririnig kita sa mga pag-interview mo dito sa mga bias na reporter. Ito naman mga bias na reporter nakikinig na wala naman kayong kaalam-alam kung ano talaga nasa likod ng mga pangyayaring ito sa pagkatao ni Mr. Francis Leo Marcos. Sino ba kayo para maghatol sa isang tao hindi pa naman napatunayan sa hukuman kung ano ang katotohanan? Ilaban ang katuwiran, ipaglamad ang karapatang pantao.
Lahat tayo ay may karapatan. At kung yan ay karapatan ninyo, malayt ang inyong kapwa. Hindi ko kayo papanigan. Dahil kung kayo malalait lang ng inyong kapwa, iyan ay isa ring kasamaan. Dahil nakakasakit kayo ng damdamin ng inyong kapwa-tao, hindi maganda yan. Isipin ninyo, mabuti muna ang inyong isipin bago kasamaan. Huwag kayo mag-isip ng masama sa inyong kapwa-tao dahil walang idudulot na maganda sa inyong buhay. Tandaan nyo, sa araw-araw na kayo nabubuhay, kapag kayo may ginawang mabuti, bibigyan kayo ng magandang bagong pag-asa sa inyong buhay. Ligaya at grasya ng Panginoon. Puro kayo inggit. Hindi maganda yung naiinggit dahil ang pag-inggit sa inyong kaibutran na inyong puso, ikamamatay ninyo yan. Sa sobrang inggit ninyo, baka kayo atakihin kayo sa puso. Hindi ho maganda yung inyo, yung mga ginagawa. Lalo ka na ulitin ko ulit si Man. Kung ano man ang kasamaan, meron po tayong proseso ng hukuman. Kung ikaw po'y nahatulan, pagsisihan mo at iyong pagbayaran. Pero kung wala pang hatol ang hukuman, huwag po tayong mangguska, hindi ako, hindi kayo. Kaya kung sino man ang mga kritiko ni Francis Leo Marcos, hindi siya public enemy number one. The case of Mr. Francis Leo Marcos is a simple case, pinabigat lang nila dahil galit sila kay Francis Leo Marcos. Huwag natin pairalin ang ating pagkatao na komo kayo ay mayaman, pwede nyo nang yurak-yurakan ang isang taong mahirap na katulad ko. Huwag naman ganon, lumabang kayo ng parehas. Sasabihan nyo pa sa akin ako isang bala lamang. Ma, isang bala, baka kakainin ko lang yung bala nyo. Ang anting-anting ko, puso ko, maka-Diyos, maka-tao. Kaya ako, hindi ako tinatablan ng bala. Ano mang klaseng bala ay bato nyo sa akin, wala akong pakialam. Kung sino man ang may galit sa akin, karapatan nyo yan. Pero mag-isip muna kayo, ang buhay natin ay may hangganan. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa mga nag-message sa akin ng masama, mga maraming salamat sa mga nag-message sa akin ng mabuti. Sana'y pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pero sa ngayong araw na ito, Linggo dito, Linggo ng Mayo, Hunyo, Mayo 31, nalilito tuloy ako. Kaya sana naman i-analyze ninyo inciting to sedition in social class. Ulitin ko ulit. Chismoso ka. And B.I. Vic Lorenzo, chismoso ka. Papa-interview ka sa mga bias na reporter. Natuwan-tuwa. Man, natuwan-tuwa. Kailangan nila, nanalo na sila. Man, re-respetuhin ko kayo kung tama lang ang pamamalakad ninyo. Pero kung mali, bullshit kayo. Di ba? Yeah. All right, magandang umaga sa inyo lahat. At sana naman magandang kalagay ng inyong mga buhay, kahit sa mga naroroon, lalo na mga OFW. Magandang araw sa inyo lahat. At sana ipagpalain kayo ng mahal na Panginoon kung ano man inyong ginagawa at makatanggap kayo ng ligaya sa buhay, pagmamahal ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sana na may ligtas kayo sa COVID at mag-ingat kayo. Dahil ang COVID ay isang kamatayan ng hatol kapag kayo naglapuan ng COVID respiratory infection. Kaya kayo mag-iingat mga kaibigan.